Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito. Tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naano naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, siyempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit, na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon, and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kine-cleanse yung ano ko, yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga pala si Levi. 41 years old. Isa pong lalaki na umaasa pa rin sa happily ever after. DJ Lindsay, I am aware na may dalawang anak na ang girlfriend ko noong nililigawan ko pa lamang siya. Tinanggap ko naman na meron na ngang kasamang package. Tinanggap ko po silang mag-iina. At maganda ang pagpapalaki ng girlfriend ko sa mga anak niya. Kaya lang ang problema ko ay nagkaanak na naman pala siya doon sa ama ng mga bata. Napakasakit po sa akin, DJ Lindsay. Tinanggap ko silang mag-iina at totoong minahal ko yung babae na yon. Pero ganito lamang ang isusukli niya sa akin. Hindi na naman daw siya pananagutan nung lalaki. Hindi na naman siya natuto. DJ Lindsay, mahal ko po silang mag-iina. At pinangako ko sa kanila na ako ang magiging ama ng mga bata. At pakakasalan ko siya. Pero kasi ibang usapan na po yung nagkaanak pa ulit sila kahit na magkarelasyon na kaming dalawa. Nga pala DJ Lindsay, hindi po ako magkakaanak kasi meron po akong kondisyon na mahihirapan talaga. At isa yon sa dahilan kung bakit naghiwalay kami ng ex-girlfriend ko. Minahal ko na silang mag-iina at nakaredy na ako na alagaan at pag-aralin ng mga bata. Pero ano nga ba ang pagkakaiba kung pananagutan ko yung dalawa
Tapos yung pinagbubuntis niya, eh hindi. Naguguluhan ako, DJ Lindsay, dahil hindi ko alam kung kaya kong tanggapin yung bunsong anak niya o yung pangatlong anak niya kung sakasakali. Pero yung dalawang anak niya po, napamahal na sa akin. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Sana liwanagin niyo po ang utak ko. Litong-lito na po ako. Hindi ko rin po masabi ito sa pamilya ko, ultimo sa mga kaibigan ko. Dahil natatakot po ako na baka tawagin na naman nila akong luhaan at talunan. Muli, ako si Levi. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Sa buong Energy FM at sa buong kapuluan, 9:14 ng umaga. Kaparin pa yung nakikinig sa istasyon, the same same, pero iba! Pangga, we are number one, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Ay, nako. Good morning po sa lahat po ng mga walang pilik mata ngayong umagang ito. At good morning din sa mga pangga po natin na nakutulad ni Levi, gulong-gulo sa kanyang buhay, gulong-gulo sa kanyang isip, mahal ko. Pero bago ka maguluhan ng tuluyan, don't forget, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Halika na, come say hi. I-comment mo dyan sa comment section yung masasabi mo tungkol dito sa problema ni Levi. And by the way, sa lahat po ng mga nagtatanong, paano nga daw ba sumulat sa lihim ng liham? Pwede pa raw ba ulit pa sumulat or umulit if sakaling nabasa na yung letter nila? Sige lang, go. Send nyo yan, babasahin natin yan. Send mo lang yan sa facebook.com/lindsay1067. It's an L-I-N-D-S-A-Y 1067. Lihim, lihim ng liham. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon, itong si Levi? Si Levi, 41 years old na. Tanggap niya naman yung dalawang anak nung kanyang girlfriend, pero pumangatlo pa, bakla. Hindi niya alam na nung nakatalikod siya, eh meron na palang ginagawang kababalaghan yung kanyang girlfriend at na pumangatlo pa doon sa same lalaki na ama nung mga bata. Wow! So, may pangatlo na on the way. Nakakaloka. Hindi alam ni Levi kung ano ba paninindigan ko ba tong pangatlo kasi parang mabigat sa kalooban ko. Yung dalawa na pamahal na sa akin pero tong pangatlo parang hindi ko matanggap dahil pinagtaksilan niya ako. Parang ganoon yung gusto niyang sabihin eh. Oh. Diba? Kung ikaw si Levi, mahal ko, or kamag-anak mo, kapatid mo, itong si Levi, ano ba ang sasabihin mo sa kanya? Come on! Let's go! Sabihin mo na sa akin yan through our comment section. Again, punta ka sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. I am in black today. Achoo-choo. Wala lang, naisip ko. Again, kung ano yung pinakamadaling hugutin, ayun ang isusuot. Diba? 9:17 ng umaga, mahal ko pang gako, baby ko. Basa po tayo ng comments natin ngayong umaga na ito. Sabi po ni Christine, huwag mong akuin ang hindi mo obligasyon. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Sabi naman ni LV, hindi siya worth it para pakasalan at buuin mo, letter sender. Kasi sa una pa lang, hindi na niya pinapahalagahan yung tiwalang ibinigay mo. At accept na hindi kanya kayang mahalin dahil baliw na baliw siya dun sa ama ng mga anak niya. Baka hindi mo namamalayan, makalima pa yan at ikaw ang aako doon sa limang anak na yon, di ba? Grabe naman. Ang dami pa diyang babae na mas worth it. At tandaan mo, hindi porket wala kang kakayanan na magkaanak, ay pipili ka na lang ng babaeng instant at okay na lang na lokohin ka. May ilalaan sa iyo si Lord na tatanggapin ka kahit mayroon kang kakulangan. Di ba?
Sabi naman ni April, same sa akin po. Dalawa na po ang anak ko, boy, parehas single mom. Nung nakilala ko po ang asawa ko noon, pero never po ako nakipagkita sa ex ko noon. Ganun po ako ka-loyal, di ba? Yun nga lang po, pinakamaganda po dito, pinakasalan niya po ako at now may baby na po kami. Girl na po and 3 years old na po siya. Ang taray ng inggit ka pa dyan, baklang. Ikaw na, sa'yo na ang corona. Thank you very much, April. Sabi naman po dito ni Amechi, she will never get over her ex. Antayin mo pa bang umabot yan sa 6 na anak para malaman mo kung anong dapat mong gawin? I get it na mababa rin siguro ang self-esteem mo dahil sa condition mo, pero sana wag mo hayaang gawing leverage yan ng babae para i-manipulate ka. Iwan mo na yan, masakit lang yan sa umpisa, and that's better kaysa habang buhay mong kakargahin ang sakit every time na magtataksil siya sa'yo. Sabi naman ni Mara, hindi naman issue yung sinasabi mong pananagutan mo yung mga bata. Ang issue dyan is nagawa ng girlfriend mo na magkaanak sa iba nung magkarelasyon pa kayong dalawa. That's definitely cheating! Oh, diba? Kung ayaw mo mag-suffer, then you should leave. Sabi naman ni Louis, ginagamit ka lang yan. 41 ka na eh. Alam mo siguro ang tama at mali. Direct to the point. Oo, teka lang ha. Dumi, direct to the point kayong mga pangga kayo. But anyways, ito pa, basa pa tayo dito. Sabi ni Tress, malinaw na ginagamit ka lang. Sa tanda mo naman na yan, dapat alam mo na kung anong tama at hindi. Harsh ninyo ha. In love nga yung tao. Siyempre kapag in love eh, alam mo na, matigas ang kukote, matigas ang ulo. Alam mo naman yung parang hindi ka naman na in love dyan, bakla. Minsan, di ba, kahit gaano kakatalino, kapag na in love ka, eh nako, papatanga-tanga ka din. Nako, sinasabi ko sa inyo. Ay talaga naman. Ay talagang pagbibilhan na ang bakang payat. Kapag tayo ina-in love, nako, talagang iiyak ka. Hindi ko na alam kung paano pa. Ibasa tayo ng comment from Facebook. facebook.com/energyfm1067. Again, live na live po tayo dyan ngayong umaga. Good morning po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Nasa opisina na ba kayo? O nasa biyahe ba kayo? Nasa bus? Nasa kung ano man? Nasa taxi? Gandang umaga po sa inyong lahat. Sabi ni Edric, the fact na nabuntis siya habang kayo, it means niloloko ka niya at hindi kanya mahal. Sabi ni Darwin Levy, kung nag-cheat na sa'yo yung partner mo and may third child na sa sinapupunan niya, pero hindi ikaw yung ama, wag na. Parang inako mo yung kasalanan na hindi naman ikaw ang gumawa. My goodness. Sabi naman ni Arch, during the time na pinasok mo ang relationship na yan, dapat na-consider mo ang posibilidad na mangyayari yan. Painful as it may seem, pero you need to make a choice. Either mapatawad mo at tanggapin ang paparating na baby or umalis ka na sa situation na yan kung hindi mo matanggap ang mga pangyayari. Sabi naman ni Baby, Kuya Levy, pwede kang mag-give up, maghanap ka na lang ng babae na tapat sa'yo at mamahalin ka kung ano ka. Sabi naman ni Jenny, huwag ka nang magpakatanga, ilang beses ka pa ba niyang kailangan lokohin bago ka matauhan. May mga couple naman na hindi rin nagkakaanak, eh ayos lang, pero hindi sila nagkakaroon ng anak sa iba. Masakit yon. Tama na ang pagkamartir, hanap ka na lamang po ng iba. Lihim ng liham. Ay naku, sa totoo lang, ang dami nag-comment sa atin. Ang dami niyong affected ngayon, ha? Oo. Sabi ni Bobby, ang taong ayaw matuto, hinding-hindi matututo. Layaan mo na yan. Susme. Nakakaloka. Oh. May susme pa sa dulo. Aba, ay talaga naman. Oo. Hello kay Ate Yoli. Hello kay Glo Mabag. Kay Grace, magandang umaga. And kay Rods. At sabi dito, huwag kang masukista. Mahal ko, ako yung tatanungin mo, siguro I am one with all the commenters right now na nagsasabing iwan mo na. Wow! Kasi, alam mo, ang taong nakadalawa doon sa ama nung mga anak niya. Tapos ngayon pumangatlo. Sabi nga nila, once is enough, 2 is too much, 3 is a poison that can kill a person. Diba? Hindi totoo yan. Diba? Kapag
pag pumauna, mapapagbigyan mo pa. Pag pangalawa, choice niya na yan. What more kung ano po yung pangatlo? Ibig sabihin, hindi niya na isinaalang-alang, hindi niya na binigyan ng, kumbaga, ng value yung ginagawa mong pag-aaruga at pag-aalaga at pagmamahal sa kanya at doon sa mga bata. Bakit? Kasi, di ba, ginigi ka niya behind your back. Di ba, pare? Meron siyang ginawang kababalaghan behind your back and I don't think that's love. Wow! Energy, di ba? I don't think you can call it pagmamahal at pag-ibig kapag ganun yung ginawa. Niloko ka eh. Ang sakit niyan. Masakit niyan. Kaya, tsaka, hindi ko alam kung naka-isa, dalawa, nagawa niya na sa'yo ng isang beses. Hindi ko naman sinasabing posibleng gawin niya rin ang pangalawa, pero parang gano'n na nga, di ba? Oo. O sabi ni Ate Gigi, wala siyang respeto sa'yo, kuya. That's it. O, wag puro puso ang gagamitin, sabi ni Baby. Totoo naman. Wag puro puso. Ngayon, alam mo na eh, di ba? Antibay mo na nga dapat dahil 41 ka, nalalaki ka. Pero again, marupok talaga tayo pagdating sa pag-ibig. Pero nandito kami para sabihin sa'yo na mahirap yung pinasok mo. Sabi nga nung ibang mga friends ko, mahirap talaga pumasok kapag dalawang anak na. Tapos same lalaki pa, 'di ba? Same father pa. What more kung pumangatlo habang kayo, habang meron kayong relasyon. Ibig sabihin again, wala siyang respeto, hindi niya binavalue yung relationship ninyo at niloko kanya. Wow. Pinagtaksilan kanya bakla. 'Di ba? Kaya kung ako sa'yo, leave. And just because you're already 41 doesn't mean mahihirapan ka nang magkaroon ng ibang karelasyon, ha? No. Sabi nga nila, sa mga lalaki, life begins at 40. So ako naniniwala ako na tulad ng ibang mga lalaki dyan, makakahanap at makakahanap ka. Yun ay kung gugustuhin mong maghanap. Diba? Dyan ako naniniwala. Nakakalungkot lang talaga na may mga tao na hindi kayang pahalagahan yung pagmamahal na binibigay sa kanila, yung pag-aaruga na binibigay sa kanila, di ba? Kasi akala nila, they can get it, you know, anytime they want. Tapos kasi ikaw, lagi mo lang tinatanggap ko ano binibigay sa'yo. Wow! Sobrang in love mo dito. Pero alam mo, kailangan mo mag-set ng boundaries kasi may mga tao na abusado. Yan ang katotohanan ng life. May mga tao na kapag hindi ka nag-set ng boundaries, naku, talagang hihigupin nila lahat ng lakas mo. Tutuyuin ka nila. Kasi abusado sila. So you have to set your boundaries for self-respect and for self-love. Ganun lang yon. At para hindi na rin siya maging president sa ilang mga pangga natin dyan na naghihintay na, ay, break na sila. Teka, ako naman, no? Niloko siya nito eh. Oo, nagpaka-tanga-tanga to dun sa babae na yun. Dalawa na anak. Ako, tatlo na anak ko. Sige nga, try ko nga din. Baka sakaling makakuha pa ako ng anong mga tira-tira dito. Diba? Para hindi siya gayahin ng ibang tao. So you have to set your boundaries para hindi na masundan pa. Yun ang paniniwala ko. May masasabi pa ba kayo? Hello naman kay Emily De Guzman. Kuya, try mong kumuha ng anong Marilyn? Ipugpok sa kamay mo. Kapag nasaktan ka, meaning hindi mo na yun uulitin at ipukpuk ulit yan kasi nasaktan ka na. I'm sure hindi mo na uulitin. Kaya magising ka na, tama na yung minsan ka nang nasaktan. Hello, kay Winifredo Sarmiento. Good morning, DJ Lensay. Watching from Cebu. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. And 9:26 on the clock. Again, Levy, mahaba pang buhay. Pero sayang yan if you're gonna spend it with somebody na hindi ka sure kung mahal ka at nirerespeto ka at binibigyan ka ng value. Wow! Diba? Again, set your boundaries kasi may mga taong abusado. Kahit pasabihin nilang mahal nila tayo at sabihin natin na mahal natin sila, may tendency pa rin na maabuso ka kapag hindi ka nag-set ng boundaries. And just because you're in love with this person doesn't mean pababayaan mo lang siyang gawin ng kahit ano sa'yo, ha? Again, kapag mahal mo yung isang tao, still you have to set your boundaries. Mapalalaki ka man, mapababae ka man. Because that is, again, self-love and self-respect. Wow! Hi, Pangga. Tayo pa rin po ang istasyong same-same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag masabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lensay. Lensay.
keeping you company all the way till 11 in the morning. Again, check our time. It's 27 minutes past the hour of 9. 9:27 on the clock. Gary Valenciano with the song Gaya ng Dati. Wow!